tayo po ay di ba nasabi natin, hindi natin alam kung hanggang kailan natin sisikapin nating makapagprograma sa radyo. Kasi po hindi na natin alam kung ano ang naghihintay sa ating kinabukasan ng bansa natin. Hindi natin alam kung gaano, kung paano patatakbuhin ito. Pero ako, may idea na na wala na, baliwala na ang media rito, mga kaibigan. Babaliwalain na lahat yan. Kasi yung mga, yung ABS-CBN, nakuha na nila, di ba? Sapilitan, di ba? Puwersahan. Kahit na hindi naaayon sa batas, di ba? Ganun lang gagawin mo. At ito, may premyo ka pa ngayon, di ba? Mapupuesto ka pa pagkasama ka dun sa mga ng gipit, di ba? Wala na, wala na. Para saan pa, di ba? Magantay na lang tayo. Ito, binabati na nga sila ng lahat ng bansa . So, ito magsilbing hudyat sa ating mga mamamayan na ipaubaya na natin sa tadhana ito. Ha? Kung meron mang legal na hakbang na gagawin, patungkol dyan sa mga irregularidad na yan, sa mga mahigit kulang-kulang sa 600 presinto na zero ang boto ni Lenny Robredo, mga kaibigan. Kasi hindi sinabi kung saan . Di ba? Saan galing yung binilang nila o pinakita nilang bilang. Yun lang bilang ng mga butanteng lumalabas, ridiculous na . Katawa-tawa na . Bakit? Lagpas na sa bilang ng butante, mga kaibigan. Di ba? Lagpas na. Sumobra na sa bilang, ilang porsyento bumoto ba ngayon? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, walang perfect na, na turnout ng eleksyon. Pinakamalaki na dyan yung pag umabot ng 55%, malaki na yun, mga kaibigan. Pero ngayon, medyo naniniwala ako, baka 5% na dagdag sa mga bumoto. Ha? Base sa bilang ng botante. Hindi naman yung bilang ng bumoto ang binilang dito . Hindi natin alam kung pati yung mga inchik na nakapasok dito galing sa China, naging botante. Kaya nadagdagan, naging almost 16 million yata pag tinuwenta mo . Mga kaibigan, ang parang sobra. Ha? Sa boto. Ano pa magagawa mo dyan? Nakita ninyo, pulis, nagpupunit ng balota. Anong sasabihin? Fake anya, balota. Tignan ninyo, blanco anya yung balota. Tignan ninyo lalo. May tatak . Di ba? Meron ng naglagay ng boto . Yung presidente, Robredo . Yung pinupunit nila . Ang vice president nga na makikita ron, Sara Duterte. Mga kaibigan . Sasabihin ninyong fake. Sino naging prenta nun? Nagpa-practice daw. Sino naging prenta nung fake? Paano? Simula't simula, alam mo na . Ang mga kaso, binaliwala. Ha? Kahit ano ang gawin mo, kahit na mga expert ang mga naghain ng disqualification case, kahit na yung sumulat mismo ng konstitusyon, sipin mo, Christian Monsod, ha? Tapos dati pa siyang naging chairman ng Commission on Election. Hindi lang siya ang isa sa sumulat ng 1986 Constitution, naging chairman pa ng COMELEC, baliwala. Ha? At tumulong pa yung mga dating kinikilalang Associate Justice ng Korte Suprema, Tony Carpio, mga batikang abogado. Batikan ba kayong nakaupo dyan o batik-batik? Ha? Ang mga balat nyo, batik-batik lang, mga kaibigan. Sipin mo yan. Ano inaasahan mo? Di ba yun ang sinabi natin sa inyo?
Ha? Mananalo si BP Robredo kung hindi madadaya. Hindi ho ba? Oh, eh totoo naman ang sinabi natin ah. Nagkatotoo lahat ah. Ang titigas lang ng ulo eh. Naniniwala kayo sa ibang mga analyst. Yung mga analyst kung ano nung paliwanag na ano eh, binibigyan ng ibang anggulo kasi lahat sila may pinapanigan. Nakadisenyo lahat. Sabi nga sa inyo, magmula sa survey hanggang sa matapos ang eleksyon, pati ang mga kandidatong kalaban na nagpapanggap na kumakandidato, iyan ay kasama sa script. Ha? Iyan ay magbabalidate lahat ng eleksyon para bigyan ng legitimacy. Di ba? Yung eleksyon para maging kapani-paniwala. O, kahit na tayo pinagtatawanan sa buong mundo, mga kaibigan, eh binabati na ng international community. Di ba? Bakit nila ginagawa yan? Kinikilala na nila. Kasi may interest sila dito na gusto nilang hindi madamay. O kaya, lalo na yung sinasabi ko sa inyo, ang issue talaga sa eleksyon is West Philippine Sea. Hindi ho ba? Iyan ang talagang issue sa eleksyon na ito, yung West Philippine Sea. Mga kaibigan, eh, antayin na lang natin kung kailan na magpapatupad dito ng mga suportado ng inchik eh. Sipin mo, nandiyan pati mga communications eh, dito sa Pilipinas, kontrolado eh, ng China eh. Hindi mo nga alam kung yan transmission na yan galing sa China eh. Kaya sumobre. Baka yung mga tinatransmit na numero eh, mga butante, puro Chinese. Mga kaibigan, oh. Ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ano ang dapat mo maging attitude? Tanggapin mo, alang-alang. Dahil sa gusto nating, ang layunin nga natin, kaya tayo pumili ng tama, eh dahil sa mabuti layunin natin. Gusto nating mapabuti pati ang kapwa natin at ang ating bansa. So, yun ang pinakamagagawa natin, tanggapin natin. Hindi ba? Hayaan na natin yan. Gawin ang hakbang kung meron pang mga legal na hakbang na gagawin para hilingin ang paglabas ng katotohanan dito, gawin nyo. Pero habang ginagawa mo yun, wala kang magagawa na kung hindi tanggapin. Di ba? Alang-alang sa buong bansa sa mga mamamayan. Ako nga eh, ang hinahangad ko, sana guminhawa ang buhay nitong mga naniwala sa pangako na sila'y payayamanin. Di ba? Sana magkatotoo na maging 20 pesos ang bigas. Ha? Sapagkat maraming giginhawa ang buhay. Pag guminhawa sila, dapat maging masaya tayo. Di ba? Eh yun eh, kung magkakatotoo. Yun ang problema. Sabi ko sa inyo, pagkatapos ng eleksyon, mababawasan na manonood at makikinig sa atin. Kaya pinag-iisipan ko na nga po na wag nang ipagpatuloy ang aking programa sa radyo. Kasi po hindi libre ito eh. Binabayaran po ito.
Kasi total, wala namang kwana, no? Makikinig na sa ating gaano. Sayang lang ang pagsisikap natin. Siguro, baka itong ating live stream na lamang ang ating paminsan-minsan gagamitin sa paghahatid natin ng mga pananaw natin sa ating bansa. Maghihintay na lamang tayo ng tamang panahon kung kailan tayo magbabalik, kung makakabalik pa. Kasi alam niyo naman, nagkakaedad na tayo, 6 na taong singkad lang na lumipas sa ating buhay, nang hina na tayo eh. Ang kalusugan natin medyo hindi na rin na umuubra, mga kaibigan. Ano, kumbaga sa jeep, medyo baba na rin ang makina natin. Di ba? Bali na rin ang mga piston ring. Kaya kailangan ng i-overhaul. Ganun ho lamang yan eh. Sayang lang ang magiging pagsisikap natin. Di ba? Sana kung libre, kahit yung libre, panghihinayangan mo pa kung wala rin lamang masyado tayong maaabot, ha, ang ating palatuntunan. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ito'y makikilala mo ang sangkaibigan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Mayor Calixto Rubiano. Kaibigan, ang bawat kaibigan na